Have a blessed day mga kabayan, welcome back sa channel OFW KSA. Saan kababayan natin OFW? Galing Kuwait, umuwi ng Pilipinas at bakasyon. Pero hindi niya inaasahan na mawawala ang kanyang maleta sa pagsakay niya sa terminal pauwi ng probinsya papuntang Bicol. At kitang kita sa CCTV ang pagsakay niya sa terminal na ito mga kabayan. Pero at worth 100,000 daw ang laman ng maleta na ito na nawawala mga kababayan. At lumapit siya sa tupo in action para matulungan siya at ma-recover ang kanyang maleta. So panoorin natin mga kababayan kung paano siya tutulungan sa tupo in action para ma-recover ang kanyang nawawalang isang maleta na nagkakalaga ang laman 100,000 piso. Watch natin ang video na ito. Po attorney si Ma'am Baby Morales at isa po siyang OFW sa Kuwait. Kakauwi niya lang po noong June 18 at siya po ay humihingi ng tulong na mahanap po yung nawawala niyang luggage na kinuha ng ibang pasahero ng sinakyan din ding pong sinakyan niyang bus sa Tabaco City, Albay. June 18 din po 'yon, nasa 100,000 daw po ang halaga ng mga gamit na nasa loob ng bag at meron po tayong video. Panoorin po natin. Yung luggage, anong kulay po yan ma'am? Pink. Okay. Tapos, nandun po kayo. That time po, nasa loob po ako ng bus. Bus terminal? Opo. Nasa okay. Loob po talaga ako ng bus niyan. Okay. Dala-dala nyo pa po. Paakyat na po ng bus. Ang bus po ay ang smart bus operated by RMB. Opo. At inasistihan pa nga po kayo ng konduktor at inilagay na po doon sa ilalim. Opo, sa ilalim po ng bus. Sorry. Ilan pong luggage yung nawawala, ma'am? Kasi tatlo po yung... Tatlo po yung dala ko. Yung isa lang po yung nawala. Yung pink po. Ah, okay. At balita ko po, 100,000 worth, no? Mga pasalubong siguro, yes, yung mga po. Gadgets, mga regalo nyo. Ilang taon po ba kayo sa Kuwait, ma'am? 2 years po. 2 years. So, Papa. For 2 years, ngayon lang kayo ulit naka-uwi. Yes po. Oh, eh ganito pa, no? Masalimuot pa yung nagpag-uwi po ninyo. Parang brutal siya na ano, vacation. Kaya nga, well, again, we are very sorry na nangyari po sa inyo dito at titingnan natin kung paano po kami makakatulong. At least malinaw naman na sa atin, Shari. So, doon, nilagay po sa ilalim. Opo. Okay, kailan nyo po nalaman, ma'am, na wala na pala doon? Noong 10:30 PM, bumaba po ako sa dalaga. So, doon ko na po nalaman na wala na po yung maleta ko. At paano nyo po nalaman, ma'am, na may ibang pasahero yung na conductor, yung conductor, siya po yung nagsabi sa akin. Akala niya po kasi hindi daw sa akin. So, binigay niya sa ibang pasahero. Teka lang, ha? Binigay niya sa ibang pasahero. Opo. Nung nandun na kayo sa daraga? Sa ano po kasi bumaba. Sa Naga po bumaba yung babae. Okay. Doon niya binigay. At ngayon po, hanggang ngayon po ba, wala pa ring tumatawag sa inyo wala sa po. Bus company na may maling bag na naibigay po? Wala po.
Wala pa. Although, nagbe-message ako sa company ng bus, pero hindi po sila nagre-reply sa akin. Okay. May makakausap ba tayo, Shari, dito sa ating nasa linya po natin si Miss Ella Alzaga, ang representative po ng Smart Bus operated by RMB. Magandang hapon po, Ma'am Ella. Hi, Ma'am. Good afternoon po. Ayan. Good afternoon, Ma'am Ella. Si Attorney JV po ito ng AXIS Party List. Madam, gusto lang namin mahingi po ang panig ng inyong kumpanya. Kasi kawawa itong OFW natin, yung mga pasalubong at regalo niya, nawawala. Apparently, parang may nangyaring kakulangan po yung inyong konduktor. Opo. Sige po, ganito po kasi yung report ng konduktor namin that time. Actually, tama po yung sinabi ni ma'am na gabi nga po niya na nalaman na nawawala yung bagay niya nung pagbaba niya na po ng daraga. Right after naman po nung bumaba siya, inutusan ko po agad yung konduktor namin na mag-blatter po sa police station na nearest po doon sa pinagbabaan ng pasahero para po ma-locate po agad yung bagahe. And then, after po nun, tinawagan po namin yung booking ng Naga City namin sa terminal para po makakuha kami ng CCTV footage na magpapatunay po na may kumuha talaga nung luggage niya. Actually, ang nangyari po kasi, nung bumaba daw po yung pasahero, actually yung pasahero pong bumaba, katabi niya po mismo sa upuan niya ni ma'am. Sabi nung conductor, as reported po ha, katabi daw po. So, nung bumaba daw po ng Naga City, tinuro po yun ng pasahero na isa pa sa mga luggage niya. Kaya po naibaba ng conductor, and then may parang pong kumuha din doon na hindi din na malaya ng conductor kung sino. Tapos po, pagdating po doon sa CCTV, nakita po na yung babaeng bumaba po sa bus namin, dala-dala niya yung maleta. And then, lumipat po siya ng isang bus din na papuntang municipality po ng Lagunoy. Doon po sumakay yung babae kasi may nakita po talaga si CCTV yung kung, ano, kung saan siya lumipat. Maputol ko lang po kayo ha. Yes, so, yes. Na-identify po natin, no? May itsura po tayo nung babaeng kumuha nung bag ni Ma'am Baby. Oo, base po sa CCTV footage na actually medyo malabo din. Pero may nakita po doon, nakita po na hinawakan mismo nung babaeng bumaba sa bus namin. Okay. Yung maleta niya, opo. Then after po nun sir, pinapunta ko po ulit yung conductor namin kinaumagahan po doon sa terminal para makakuha ng CCTV footage. Then nag-inform po kami doon sa JC Liner bus po para at least po makatulong sa amin sa paghahanap yung driver na baka malocate nila kung saan nila naibaba yung pasahero. So apparently sir, nung nandun na po kami, medyo hindi po nahikipag-cooperate din sa amin yung bus company kasi parang ang sabi ng sekretary ng kumpanya, nag-leave daw yung bus driver. So sabi namin baka may CCTV sila nung doon sa bus o baka may maalalaman lang kahit yung conductor ng JC Liner na may matulungan kami para malocate man lang kung saan nagbaba o anong barangay nila na ibaba doon sa Laguna yung babae. So kami nag-antay actually nung ng sagot ng JC. So pinapunta ko pa rin po sa municipality of Laguna yung conductor. Okay. Para po sana ma-blatter po pa rin doon. So para in short po, Ma'am Ella Alzaga, we do our best po. You did your best. No? May mga efforts po kayo na hanapin. Yes, yung kumuha. Okay. Opo. Pero siyempre, Ma'am, unfortunately kasi, hanggang ngayon ay hindi pa rin daw nahahanap ito. Oo, hindi pa po sa amin. Actually po nag-follow up kami ah, nag-follow up kami sa Daraga, nag-follow up kami doon sa JC, nag-follow up din po sa Lagunoy. So far po, ganun pa rin po, negative pa rin po yung search doon sa tao. So pero Ma'am Ella, yes, no? Yes po. Siguro naman alam niyo po no na syempre may liability pa rin yung bus company. Yes po. Okay. Yes, oo. Kasi ito I'd like to be fair with you nasabi mo naman no na ang dami niyong ginawang efforts, no? And we are thankful na ginawa niyo and there was diligence on the part of the bus company, pero yes, the diligence was already after the fact. Okay? You know naman po na the obligation of the common carrier of extraordinary diligence is during transit, no, hanggang maihatid po yung pasahero at yung kanyang kagamitan. So, ngayon ma'am, ang gusto lang naman kasi ni Ma'am Baby Morales for now, kasi hindi mahanap yung bag eh. Nahihintayin pa nating mahanap yung bag para mabigyan siya ng karapat-dapat na compensation.
So, ano po yung position po ng kumpanya niya nyo patungkol po doon? Oh, usually kasi po sir, pag ganyan po kasi, dapat dinideclare nila yung laman ng item. So, na at least po na isasabi nila na, o yung luggage ko po, ganito po yung laman. Although, hindi naman na kami humingi ng proof, pero pa, at least po sana na-declare niya doon bago siya sumakay. Para po, at least alam din po ng conductor namin kung saan siya ilalagay yung bagahe niya, di ba? Kasi since sir, tatlong laptop, bayan, sinabi niya, tsaka ewan ko kung ano pa yung iba. So, syempre, mahirap din puro sa amin na ma-distinguish na yun po talaga yung laman. So, sa other part naman po, parang gano'n na nga. Hindi okay. Namin din siguro. So, in other words, hindi nyo alam kung magkano yung compensation okay. Na may ibibigay yes, ninyo kay Ma'am Ella. Pero, ako ha, I rode din naman mga buses before, yung mga provincial buses na yan. I don't think naman na pre-na-practice talaga yan yung declaration ng laman ng mga maleta. Usually po sir, yes. Lalo na po sir, pag ganyan po yung mga laman ng mga gadgets, kasi hindi po siya pwede dapat ilagay sa ilalim eh. Kasi baka madaganan, di ba? Okay. Laptop po yun, sabi niya laptop daw po eh. So dapat po nasa taas yun. Ma'am, para lang po maging fair din po, bakit nga po kasi hindi niyo po, kumbaga, hinand-carry po yung mga laptop? Nareklamo po ako doon. Bago ako bumili ng ticket, sinabihan ko po yung ticketing area na sir, babayaran ko po yung mga luggage ko, which is yung tatlong luggage ko. Kasi nga, gusto ko safe sila. Especially yung pink. Sabi niya, okay lang kasi malaki daw yung compartment ng bus. So, sabi ko na lang, sige, yung pink na lang yung babayaran ko para iakyat ko sa taas. Yun okay. Talaga yung sabi ko. Sabi naman yung taga-ticketing area, wag na lang ma'am, sayang naman yung pera. Tapos sabi niya, kausapin mo na lang yung conductor, sabihin mo na lang na iakyat mo yung luggage. So, ayun na nga, pagdating ko na doon sa bus, sabi ko, kuya, ako talaga, hinawakan ko talaga yung luggage kasi gusto ko talaga iakyat. Sabi ko, kuya, iakyat ko tong luggage. Tapos yung isang naman na nag-assist sa akin, sinabihan din si kuya na iakyat yun. Okay. Kasi sabi ko sa kanya, iakyat ko po kasi may mga importanteng mga bagay. Mm-hmm. Yun po talaga yung sabi ko. Pero si kuya kasi, ini-exist niya na hindi daw kasi mga ano daw, malaki daw yung luggage ko. Tapos marami daw yung pasahero. Kaya nasa ilalim. Oh, sabi ko sa kanya, kuya kasi baka may babasag kasi sa loob. Sabi ko talaga. So ayaw ko naman makipagtalo kasi marami ng pasahero na nakakaano naman. So ayun, pumayag ako, sinamahan ko si kuya kung saan ilagay yung luggage. Doon pala sige, na side. Sige, opo. Ayan, Shari, no, in so far, no, as yung liability na lang, may makakausap ba tayo dito sa LTFRB? Yes po, nasa linya po natin si Mr. Joel De Feo, ang Regional Director po ng LTFRB Region 5. Mr. Joel De Feo, magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan sa studio, no? Napapanood ko rin kayo sa 1PH. Ayan, magandang hapon po, Director. Direk, gusto lang po naming malaman yung ano po kaya ang pwedeng maging liability ng isang common carrier, no, a bus company, dun sa nawawala na luggage ng isa po nilang pasahero. Attorney, na subaybayan ko po kanina yung sinasabi ninyo, ano, na yung liability ng ating bus company on the contract of carriage natin, ano? Yes, na po. Sabi nga po sa batas, common carrier are required na yung vigilance, extraordinary diligence in the transport of goods and passengers, yung safety ng passengers. So, once na may nawala sa isang bagahe ng pasahero, ang presumption natin yan, merong negligence. Opo. So, as to the post, so kung titingnan natin, yung liability nandyan. Kailangan talaga patunayan nila, sabi nga, yung extraordinary diligence was observed. No? But as to the value, yung cost naman ng nawawalang item sa isang bagahe, kailangan din yung patunayan ng isang pasahero kung magkano talaga yung amount. Kasi sabi nga natin po, attorney, di ba, wala naman dapat magkaroon ng unjust enrichment on the part ng isang nawawalan din. So this is, mag-settle na lang po sila, ang advice ko, and if necessary, kasi nasa area naman tayo ng Bicol at ang RMB ay nasa Bicol, I am ready to assist the office kung ano man ang pagkakasunduan nila. Ayan, we appreciate the offer ng assistance po ng ating regional director si Sir De Feo, pero I agree with what he said, ha. To summarize lang, ma'am, no, para malaman niyo lang din po yung inyong karapatan.
yung ating po kasing mga bus companies na yan, may obligasyon po sila, no? Mabigat na obligasyon sa batas na kailangan nilang i-exert yung tinatawag na extraordinary diligence. Kaya kung may nangyaring disgrasya, o kaya dito may nawalang gamit, yung presumption ng batas, eh meron sila naging pagkukulang. Opa. Sila ang magpapatunay na ginawa nila ang lahat ng kanilang obligasyon, okay? Naging maingat sila, naging maasikaso sila. Pero kung hindi nila mapapatunayan yan, eh may liability sila sa batas. Ang tanong ngayon, magkano yung kailangan po nilang ibayad sa inyo? Narinig nyo naman po si Sir DeFeo, ang sabi niya, yun ay papatunayan po ninyo. Okay? So I hope, no, meron naman kayong mga resibo dyan or whatever na yung pag-prepare po ninyo. Pero actually maganda po yung nabanggit kanina ni Regional Director DeFeo na it would be best sana, no, if kaya nyong pag-usapan yan. Eto, nandito pa naman si Ma'am Ella Alzaga. Ma'am Ella? Po. Oh. Yes, sir. Ayan, I think I agree with the recommendation po, no, ni Regional Director na sana mapag-agreean nyo na lang muna. Okay? Yung liability dito kasi at the end of the day on its face, hindi ko naman I appreciate your efforts pero may nangyaring pagkukulang po ang ating kumpanya. Okay? Opo, sir. So sana mabigyan na lang natin si Ma'am Baby Morales ng yung hindi naman palugi na amount. Okay, na may balik man lang sa kanya yung kung hindi man buo, eh sana at least yung malapit man lang dun sa value na nawala po sa kanya. Nung una kasi sir, nagtanong na din po ako sa kanya kung may mabibigay ba siyang pro para po sana na ano na namin yung value. Okay. But sabi niya kasi wala daw po talaga. Ma'am, may offer po ba ngayon ang bus company? Regarding po sa ano, yung dun po sa babayaran sa kanya, siguro po pag-uusapan po ulit namin. Pero yes po, hindi naman kami tumatanggi na ano na hindi maibalik sa kanya at least yung mga yung amount. Sorry, na pero hindi po siguro sir mabubuo, 'di ba? Okay, sige. Ito may gustong sabihin lang po si Miss Baby. Sige po. Hindi po. Alam niyo yung feeling na ano po. Sana maintindihan niyo po ako. 2 years po ako nagtrabaho dun para mabili yung mga bagay na ano para sa mga anak ko. Hindi ko alam kung maniniwala kayo pero pwede niyo pong i-open yung ano ko, yung travel ko. Naka-declare lahat ng mga item ko nun sa loob. Tapos minessage ko kayo, sinabi ko sa inyo na humingi ako ng kunting tulong kasi sa Mindanao po talaga ako. Mag-isang buwan na nakatambay ako sa Sursogon kasi inaantay ko yung result nila. Or tulong man lang nila. Gusto ko nang makasama yung mga anak ko. Alam niyo yung inuwi ko dito is makasama lang yung mga anak ko. Tapos ganito yung nangyari. Siguro kung nagsisinungaling ako, bakit kailangan ko pang mag-waste ng time, di ba? Kailangan ko yung mga anak ko makasama ko. Nag-beg po ako sa inyo. Ano po yung reply niyo? Wala po kayong reply sa akin. Sabi ko sa inyo, kahit bigyan niyo lang ako ng konting ano, konting alaga, tulong man lang. Hindi ako nag-ano ng amount. Konting tulong lang yung hinihiling ko kasi gusto ko na talaga umuwi. Gusto ko na makasama yung mga anak ko. Pero wala man lang kayong reply. Hindi nga kayo nag-update, diba? Yeah. Actually po, sir, nung pumunta po siya sa company namin, ako po yung nakausap niya. Sabi ko sa kanya mag-update po. Tapos may text po siya sa akin dito last. Ano po, nag-reply po ako sa kanya. Sabi ko, wala pa po kaming update. Sabi ko, July 6 po, nag-text po siya sa akin. Sabi ko, good PM po, wala pa po ma'am. Wala pa pong sagot sa amin yung ano, yung sa police na inaantay namin. Nag-reply po ako sa kanya nung July 6 at around 4:14 in the afternoon po. Okay. Ma'am, ito ha, kasi kasama ko mismo sa studio po, ito si Ma'am Baby Morales. At ako mismo, no, awang-awa ako sa kanya. Kasi I can just imagine po, no, yung OFW na atat na atat makauwi. Ito pa yung naratnan niyang pangyayari. Nakakalungkot. Actually, si Congresswoman Jocelyn Tulfo hindi natutuwa sa mga ganitong nangyayari po sa ating mga OFWs. They do not deserve this kind of treatment. Ang hinihingi lang po namin, okay, isa na mapag-usapan ninyo, no, magbigay naman po sana ng disenteng offer ang bus company. Okay, maibalik yung kung ano man yung nawala kay Miss Baby Morales. At alam mo, malaking kumpanya naman po ata kayo, no? So sana naman
i-take to consideration na lang natin, no, isang OFW naghirap sa abroad para may balik sa kanyang pamilya dito. Nakakalungkot na ganito yung nangyari. So, Miss Ella, no? Sana mag-meet po kayo doon sa tanggapan ni Regional Director Joel De Feo. Okay? At magkaroon po tayo ng agreement patungkol doon sa nawawalang bagahe. Okay, Miss Ella. Yes po. Apo, nakikinig po ngayon si Senator Raffy Tulfo at pinapasabi po ni Senator kung possible bukas po ay meron na po sana kayo maibigay kay Ma'am Ella. Kasi ma'am, opo, gaya niyan ma'am, June 18 pa po siya nandito. Mag-iisang buwan na po ito, madam. Wala pa pong nakukuhang tulong. Lalo na po inaantay po ng mga bata niya, si ma'am, at syempre yung mga pasalubong. OFW ito, madam. So tulungan po natin. Yun po ang pinaparating po ni Senator ngayon. Bukas po, ngayon ma'am, ibibigay po namin lahat po ng listahan at magkano yung halaga po ng nasa loob. Bukas po, madam, harap-harap po tayo sa opisina po nila Mr. Joel De Feo para maibigay na po natin yung tulong. Bukas na bukas din po, madam. Sige po, ma'am. As per Senator Raffy, ma'am. Okay po. Sige po. Sige po. Ganun po ang gawin po natin, ma'am. Bukas po, pababihihin na po namin kayo. Bukas po, ma'am. Ngayon, ma'am, siguro, ang gawin niyo po, ayusin niyo na po, ma'am, yung listahan ng mga items po na nawala, kung magkano po, para din po maging fair po din sa kanila. Lahat po doon, pati mga damit, sapatos, lahat po, and yung competition na kailangan. Yung e-travel na na-mention niya kanina, yes, makakatulong po yun, ha? Oh, and may email po ba kayo? Copy po kayo ng email. Yes po, meron po. Yan. Sinend ko na po, hinahanapan po nila ako ng resibo, which is yung resibo nasa maleta, kasi nga, yung maleta na yun, lahat ng laman na yun, nasa e-travel. Kaya, pinasok ko siya sa isang maleta para pagbukas ko sa airport, isahan na. Tama. Ay, hindi na ako magkalkal. Tapos, hahanapan nila ako. Wala nga yung maleta ko. Tapos, yung pasensya na po, hindi ko pa talaga intention na pumunta dito, pero, hindi ko na po kasi. Ma'am, okay lang po. Wala pong problema sa pagpunta nyo dito, ma'am. At, nakarinig naman kami na hindi kasi kayo nakakatanggap ng tulong or tawag from the bus company. Nasa linya natin, attorney si Police Lieutenant Colonel George Meneses III, ang Chief of Police po ng Tabaco City, PNP Albay. Attorney, para po doon sa bagahe po, malaman natin kung ano po ang investigation po na ginagawa din po nila. Magandang hapon po, Colonel Meneses. Yes, sir. Attorney Pamroa, no? Nandito po ako ngayon mismo sa aking tanggapan dito sa Tabaco City Police Station. At actually, sir, ngayon ko lang nalaman na may ganyang insidente nung nag-text sa akin si Ma'am Roa. So agad-agad pinaimbestigahan at pinalocate ko kung talagang sa amin ba yung dito ang pinakahuling destination ng bus sa Tabaco Terminal. So, napag-alaman namin na dito yung pinaka-last destination niya. Then agad-agad, nagpa-tawag agad ako ng investigator para ma-locate. Actually, nalaman namin na ang bus na ito ay pag-aari nga ng taga-malilipot. Yung malilipot ni Karatig Bayan namin dito sa Tabaco. So, pinapunta ko na yung tao ko doon sa mismong malilipot para malaman at makita kung ano ang pwede natin maitulong dito kay Ma'am Baby. Yes. Actually po, para lang maging malinaw din, no, Colonel Meneses, ang tulong na hihingin po sana namin sa inyo is at least ma-identify man lang yung babaeng kumuha nang hindi sa kanya, no, yung luggage ni Miss Baby Morales, kasi yan may pananagutan yan sa batas. Hindi naman siguro pwedeng aksidente lang niyang nakuha yan tapos isang buwan na niyang hindi ibinalik, no. Obviously ninakaw na yan. Yes, tama po yun. Kaso hindi natin ma-identify dito kasi sa Naga pala nangyari yung sa terminal ng Naga. Nandoon kasi yung video na pinakita sa akin ni Ma'am Roa. Okay. So, ganito po, Colonel.
Opo. Colonel, ganito po ha. If kung anong jurisdiction po ng ating kapulisan, since ito po, kayo na rin po kasi yung nakausap namin, pwede po bang i-coordinate nyo na lang din at sasabihan ko dito si Ma'am Baby Morales na yung mga information na kakailanganin, no? Ano yung mga items na nandun sa bag na yun? Kasi baka mamaya binebenta na dyan, at least no, makakapagbigay sa atin ng lead kung sino yung nakakuha ng mga kagamitan po na ito. Lahat po ng information na yan, i-relay po namin sa inyo. Then, Colonel, paki-coordinate na lang sa ating kapulisan dyan sa Albay, kung anong siyudad or bayan pa yan, para makatulong sa ating investigasyon. Yes, sir. We will. Coordinate. Lateral coordination will be undertaken by this station doon sa Naga, doon sa Daraga, as well as dito na rin sa bus company na nandito sa, ayun nga, yung sa Malilipot, yung owner taga dito pala, dito sa Malilipot. Okay, okay. Sige po. Maraming salamat, Lieutenant Colonel George Meneses III, ang Chief of Police ng Tabaco City PNP Albay. Yes po. Sir, Colonel, pa-backtrack na lang po lahat po ng CCTV. Pa-imbestigahan na lang din po yung mga konduktor po nung time po na yon. At puntahan po natin, of course, yung smart bus. Kung may mga log po sila, yung mga pangalan po ng mga pasahero nung time na yon. Baka may mga iba pang impormasyon. Ang gusto lang po natin malaman dito, Colonel, kung sino po yung mga pasahero nung time na yon, sino po yung possible nakatabi niya nung time na yon, at kung may mga CCTV po kung saan po pinagbabaan, lahat po ng mga pinagbabaan po ng mga pasahero, i-backtrack po natin lahat para makikita po, malocate po natin kung nakanino po o kung sino po ang kumuha ng luggage po ni Ma'am Baby. Yes, ma'am. Thank you po, ma'am. Thank you po. Okay po. Salamat, sir. At magandang hapon po, Colonel George Meneses III, ang Chief of Police po ng Tabaco City, Albay. So, ganoon na lang din po. Magandang hapon. Okay. Ma'am, opo. Ngayon na po, dun po sa kabilang studio, i-chat down nyo na po lahat, ma'am, lahat po ng okay. Kailangan nating ipasa sa RMB. And we will make sure po namin, ma'am, na may makukuha po kayo tomorrow dahil yun po ang pinapasuyo po ni Senator Raffy. Pinapaubliga po ni Senator Raffy ang RMB na ibigay na po kung ano man po yung mga dapat na ibigay, at yung mga pananagutan po is manggagaling na po yan kay Mr. Joel DeFeo, ang Regional Director po ng LTFRB Region 5, ma'am. Okay po. Okay. Thank po. You so much po. Okay, okay po. Salamat. Taga saan po ulit kayo, ma'am? Taga Mindanao po. Mindanao. Nag-ano lang po talaga doon sa ano? Sa ano na? Sa Sorsogon kasi yung mama ko. Okay po. Sige po. Pero ma'am ha, ito lang ma'am, sa amin lang ma'am, no, payo lang po. Tripleng ingat lang din po. Okay. Kasi alam nyo po dito sa Pinas, hindi naman po sa ano ma'am, pero talamak na din po yung ganyan ma'am. Lalo na po, laptop ang laman po at yung mga mahalagang documents. Kung maaari, i-hand carry na lang po natin para at, po ano. At gusto ko lang din matanong, no, kasi kanina sabi daw nung konduktor, yung katabi nyo rin yung kumuha. Hindi po. Yung, tanong ko lang ha. May napagbanggitan ka ba doon sa bus yung naman po ng inyong mga maleta? Kasi out of 3 na maleta niya, yung talagang may pinakamalaking value yung nakuha niya eh. Oo. Wala po talaga. Actually, wala po akong nakausap. Yung conductor lang, siya lang po yung pinagsabihan ko na may mga importanteng bagay sa loob, may mababasag. Yun lang po talaga yung sinabi ko. Okay. Hindi ako nakipag-usap sa katabi ko. Pati yung babae na nagdala ng maleta ko, hindi ko din po siya katabi. Okay, okay. Sige, sige ha. Mga yan, no, pag may or i-interview ka po ng ating mga kapulisan dyan para sa kanilang investigation, yan, banggitin mo na lang yan. I-monitor okay po namin yan, ma'am, ha? Okay. So, ganun nga yung kababayan. Sana po, lagi tayong mag-ingat sa mga ganitong pangyayari at maging aral ito sa pagdala natin ng mga maleta at maging alerto tayo. At kasalanan yan ng isang konduktor kung bakit nawala ang kanyang maleta dahil ibinigay pala mismo ng konduktor sa bumabang pasahero na akala niya ay kasama ng babae. Kaya dapat palitan niya ng smart bus at bayaran ang nilalaman ng maleta kung ito ay hindi may recover, mga kabayan. Yan lang ang magiging suggestion ko dyan. At sana po, yung kumuha ng maleta ay ibalik niya na po ang maleta na ito sa mismong may-ari. At maawa ka naman sa ating kababayan. At kung sino man yung pasahero na yan na siguro ay OFW rin. At sana po nananawagan kaming mga OFW na ibalik niya na ang maleta kung napapanood niya ang panawagan niya kay Senator Raffy Tulfo.
At sana po makonsensya naman yung kumuha ng maleta na yun. At ibalik niya na po ang maleta para po mapanatag na ang kalooban ng ating kababayan na nawalan ng maleta galing Kuwait. At kung hindi man ma-recover ang kanyang maleta, ang may pananagutan dito ay ang smart bus. Kung magkano ang nilalaman ng maleta nito ay siguradong dapat nilang palitan nito dahil obligasyon nila na pangalagaan ang mga pasahero at ingatan ang kanilang mga gamit sa pagsakay sa kanilang bus. Di ba mga kababayan? Nananawagan uli kami sa kumuha ng maleta na ito. Kung napapanood mo ang video na ito, kababayan, nakonsensya ka naman, ibalik mo ang maleta na ng ating kababayan. Maraming salamat sa inyong panonood.